Magandang araw po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala at sa araw na ito, isa pong napakahalagang topiko ang ating pong ipapaliwanag sa inyo. Kung isa kang vlogger, baguhang vlogger o vlogger na nakakaranas ng pagbagsak ng inyong subscribers, ay manood ka hanggang sa dulo, tapusin mo ito. Ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Pero mga kaibigan, hihilingin ko lang sana na pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod po mga video. Ako po muli si Taong Gala. Ilang sandali lang po ng ating intro. Itutuloy na po natin ang ating video. Well, mga kaibigan, tulad yan ang sinasabi natin, karamihan po sa mga vlogger ay nakakaranas ng pagbagsak ng kanilang mga subscribers. At ang isa ditong ehimplo o halimbawa ay itong si Miss LG Satterfield. Marami ang nagsasabi sa akin na wag ko na daw i-content si Miss LG, hayaan ko na daw si Miss LG, pabagsak na daw ang channel ni Miss LG. Baka daw ako ay madala sa pagbagsak niya. Well, mga kaibigan, para sa akin, ako, dahil sa malawak ang ating pangunawa, ang dami pong mga tao sa YouTube community. This is billion of people. Hindi lang po siya million, billion po. So, ibig sabihin, kung mayroong nawawala sa'yo, then focus sa mga ibang tao na pwedeng magkagusto ng channel mo. Itong nangyari po kay Miss LG Satterfield, kung ate pong matatandaan, noon pong highest peak ng kanyang subscription, 194,000. Yung pong unang collaboration nila ni Boy Tapang. Now, nung nagkaroon po ng problema at kontrobersya at inamin nila na ito ay dahil lang sa collaboration, na nagkaroon at umusbong na ang kontrobersya, nagkaroon ng pagbabaklas. Dahil, yung mga faction na galing kay Boy Tapang, na nagalit kay Miss LG Satterfield, ay nag-unsub sila. So, mula po sa 194,000 na subscriber ni Miss LG Satterfield, bumaba ng bumaba, hanggang sa dumating siya sa 177,000. Okay? Ang sabi ng ilan, wala na ito. Well, mga kaibigan, dito ko po ipapaliwanag sa inyo. Kahit sinong vlogger, maging si LG Satterfield or sino man dyan, pwedeng mangyari ito sa inyo. At dapat maunawaan natin ang prosesong ito. Ang tawag sa prosesong ito is attrition. Ang attrition ay makikita natin, mga kaibigan, basahin natin para mas maunawaan natin. Sinasabi na, ang attrition is the action of process, okay? Of gradually reducing the strength or effectiveness of someone. Which is maliwanag yun. Nangyari kay Miss LG Satterfield, ganun po. Now, kung pupunta natin ang definition ng Webster Dictionary, doon po sa Webster sinasabi na, this attrition is a reduction in numbers and usually as a result of resignation or retirement. So, tukma ho. Kasi dito po sa atin, hindi naman po resignation or retirement. Nag-unsub po sila pero the same meaning. So, attrition ang tawag dun. It's normal. Mayroong mawawala sa'yo. Ang nangyari kay Miss LG Satterfield is napaka-eksaktong halimbawa ng attrition. Pero, itong mga pangyayaring ito mga kaibigan, parang ano lang siya, parang isang puno. Ipagpalagay natin ang isang puno ay maraming dahon. Normal po yung pagdating ng panahon, malalagas po yung mga dahon. Lalo na yung mga mahihina yung kapit, lalo na yung mga medyo palanta na ng palanta, mahuhulog po yan. Doon po sa pagkahulog niya, yung pong dahon ay matutuyo. Matutuyo po yun. Pero,
isipin nyo, yung natuyong dahon, nagsisilbing pataba din po yun sa puno. At sa pagtuloy-tuloy na pagdaloy ng panahon, magiging mataba ang puno at muling magkakadahon. Iyan po ang eksaktong paliwanag ng tinatawag na attrition. Bakit ko po pinapaliwanag ito? Dahil kung papansinin natin mga kaibigan, sa ngayon, matapos ang 177,000 na subscribers ni Miss LG Satterfield, umangat na po ito. So kumbaga, nagkaroon na po ng paggalaw. Kung titingnan natin ngayon, sa kasalukuyan, 180,000 subscribers na po siya. 3,000 na po ang nadagdag. Okay? Ito po, tingnan natin. Tingnan natin mga kaibigan. Kung makikita natin mga kaibigan, itong channel ni Miss LG Satterfield, nag-start ito, kung maalala natin man, nag-start ito ng 194,000. Yung pinaka-highest peak nito. At bigla itong bumulusok pababa na umabot sa 177,000. Pero kung mapapansin natin, unti-unting nanunumbalik ang kumpiyansa ng mga tao mula nang makita niya o makita nila itong mga ginagawa niyang video. So sa ngayon, kung mapapansin natin, 180,000. At sabi pa nga, numbers never lies. So, itong numerong ito, nagpapakita lamang na dito sa mga videong ginawa niya mula nung panahon ng kontrobersya at nagbago siya ng tema ng kanyang content, wherein pinakita niya ang kanyang kakayahan sa larangan ng pagbablog na puro positibo at good vibes, dito nakakuha siya ng 3,000 ng mga followers. Malaki na yun mga kaibigan. Dahil sinasabi nga ng iba na wala na daw itong si Miss LG Satterfield, wala na daw mangyayari sa channel niya. Pero take note mga kaibigan, malaking factor itong paggalaw niya na umabot sa 3,000 subscribers. Ngayon po ay 180,000 na. Malaking ano ito, and still moving. Ito yung pinapaliwanag natin sa ngayon. Ito yung tinatawag the process of attrition. So ayun. Ayun na po, no? Napaliwanag natin. Nakita nyo po yung tinatawag na attrition. So 180,000. Ang isang katanungan dito, ano yung factor o posibleng factor na nagbigay ng pagkakataon sa mga followers na bumalik? Una, kung hindi man yan ang dating followers niya, ito marahil ay nagustuhan si Miss LG Satterfield dahil mula po noong kontrobersya, nag-change siya, nag-shift siya ng kanyang content into positive content. Okay? So pinakita niya yung kanyang kakayahan sa pagbablog. At isa na rito yung pamimigay niya ng tulong sa mga tao during his her first salary, di po ba? Tapos ipinakita niya mayroon siyang mga content na ipinakita niya yung kanyang katalento sa pagkanta, sa pag-awit, di po ba? Pero sabi nga ng iilan, maliit na ang views niya. Well, it's normal. Normal po yun. Kasi yung views niya yan ay yun lang. Pero kung titingnan natin, malaki pa rin po ang impact niyan dahil yung mga video na ginagawa niya ay pumapalo ng at least 20 minutes. So kung 20 minutes, meron kang 12,000 views, malaking impact yun. Malaki po yun. Okay, so sana maunawaan natin yung length ng video doon sa number of views. Kasi kung ang views niya ay marami, million of views, pero ang length ng videos niya ay 3 minutes lang or 5 minutes lang. So, tatalunin pa rin yan doon sa maliit lang ang views, pero mahaba yung length ng videos. Okay, so ganun ho ang paliwanag dito. Ako para sa akin, sa pagkakataong ito, kapag itinuloy-tuloy lang ni Miss LG Satterfield ang paggawa ng mga video, manunumbalik po ang mga nawala sa kanya. Sigurado po yun. Kasi ang dami po, hindi man bumalik totally yung mga taong nag-abaklas sa kanya. Pero dahil sa nagkakaroon na siya ng paggalaw pataas, sigurado po paunti-unti ng paunti, makikita siya sa mga taong hindi pa nakapanood sa kanya noong mga araw. Ang suggestion ko lang siguro, kung nakikinig si Miss LG Satterfield, tingnan mo yung strength mo sa pagbibideo. Anong video ang malakas sa'yo?
At base sa ating napanood at pag-aaral sa kanyang channel, mas malakas ang video niya kung ang content niya is yung mga charity, yung pagtulong, umabot ito ng 50,000. So, ibig sabihin, dito mas higit na nagkakaroon ng interest ang kanyang mga followers sa ganitong klaseng content. Ayan, congratulations sa iyo, Miss LG Satterfield. At ngayon, ituloy-tuloy mo lang itong inyong ginagawa. Focus on the positive side. Huwag kang masyadong magpadala sa mga vasher. Pero alam nyo, isa lang sa napaka-positibong pananaw ng isang vlogger na mayroon ang LG Satterfield, hindi siya nagpapadala sa kanyang basher. So, kumbaga, hinahayaan lang niya. At siyempre, kaparte pa rin yan sa mga views, yung mga basher na pumupunta sa kanya. Okay? So, maraming salamat mga kaibigan. At least, masigit natin na unawaan. Again, congratulations Miss LG Satterfield. And mega love shoutout po sa ating mga kaibigan. Ano po, lalo na po dyan sa Team Budol. Maraming salamat, Boss Algas Link. Yan po kay Charms Joy, kay Boss TV. Ano po, maraming salamat po sa ating mga kaibigan dyan sa Team Budol. Sila Boss Imbi. Maraming salamat po sa inyong suporta. Of course, Miguel love shoutout sa ating Team Burnable dyan. Sila Shirley, Admin Burnable. Ayan, Sumpay Buhay, sila Kapangarap Vlog. Miguel love shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ating Casalda Whitey, Miguel love shoutout. Yung ating pong Team Pima, sila Rem Sarat. Ayan, Everyday Mandy, Rakitira sa Taiwan. Miguel love shoutout po sa inyo. Sa atin, syempre, ang ating pong mismong Team Colette. Ayan, thank you so much po sa suporta sis Date. Ayan, maraming salamat po. Bunso Power, andyan po si Lasban, andyan po si Tan Lailani, si Ate Nida, si Judith Borja, si Jocelyn, si Barline TV. Miga love shoutout po dyan sa inyo. No? Maraming salamat po sa po suporta. And miga love shoutout and congratulations to Kuya Cesar TV. Okay? So hanggang dito na lang po muna mga kaibigan. Sana po ay nagustuhan niyo itong vlog. At sana po, i-follow ninyo ang ating channel. Marami pa po kayong mga videong maririnig sa ating mga reaksyon na pwede ninyong kapulutan ng inyong araw. Sa muli po, ako po si Taong Gala. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam, sandali.